saksihan natin ang matagumpay na biyahe ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carillo, sa Pilar, Bataan. Noong July 17, 2018, ang buong oras ng Himalatim sa pamumuno ng lingkod ng Diyos ay bumiyahe patungong Pilar, Bataan. Malamig na panahon ay madadama ang mainit na pagsalubong ng mga anak ng Diyos sa buhay ng lingkod ng Diyos. God, yan. Walang ulan, walang araw, walang bagyo, tag-init, tag-utom, tag-ani ang pwedeng pumigil sa pagliligtas ng Diyos. O yan, ito inyo yung mga kapatid nyo nag-aapoy. Sa panahon ng taglamig, ang mga taguwarta ng Himala ay lagi nag-aapoy at nagliliwanag. So expect great things and we'll see what God will do in Pilar, Bataan. But one thing is sure, the Holy Spirit invasion begin in the church to every city. It goes on and is coming to maturity. So thank you for having your part, the prayer, fasting, and consistent giving for its harvest time. And everybody say, Amen. Ang Bataan ay isang lalawigan ng Pilipinas na sinasakop ng buong tangway ng Bataan sa Luzon. Bahagi ng rehiyon ng gitnang Luzon ang lalawigan. Ang ika-apat na klaseng bayan sa lalawigan ng Bataan ay ang Bayan ng Pilar na may populasyon na 41,823 katao ayon sa 2015 na senso. Tagalog ang wikang ginagamit ng mga taga-Bataan. Manahog po namin kayong inaanyayahan sa gawain ng Jesus is our King Worldwide Ministry na gaganapin oras ng Himala. Miracle after miracle explosion. Tinatawagan po namin ang lahat sa mga sakit at karamdaman. Dakila at kamangha-manghang gawain ang pinangyari ng Diyos noong July 18 to 19, 2018 sa Pilar Convention Center, Bataan Government Center, BGC, LTO Compound, Barangay Alauli, Pilar, Bataan. Thank you.
Kabilang sa mga dumalo ay ang mga kapulisan, maging mga pastor at mga kapatiran na mula sa ibang fellowship. Makapangyarihang kapahayagan ang binitawan ng lingkod ng Diyos. Pag meron pong nag-fail sa buhay, bishop, pastor, chairman ng Women Coalition, Pilipino-Amerikano, isang fellowship, isang denomination, isang negosyante, isang professional, isang elder deacon, anak ng Diyos, isa lang ang sagot. They fail to pray. They fail to live a life of prayer. They forget to understand that prayer is the key. Isa lang ang sikreto ng tagumpay at sikreto ng kabiguan. When your prayer life fail, all things fail. When your prayer life succeed, everything succeed. At paano kayo mananalangin? Sabi ng mga alagad kay Jesus sa John 11, verse 1 to 4, Lord, teach us to pray. At paano sila tinuruan ng Panginoong manalangin? Verse 5, pray earnestly, pray persistently. Huwag kayong tumigil ng manalangin, hanggang ang aking kapangyarihan ay hindi nahayag at ang inyong mga hinihingi ay hindi ko binibigay dahil tiyak ibibigay ko. Pag-usap po sa puso yung explanation niya sa lahat ng bagay. Siya yung pinadala ng Panginoon para ibahagi yung mga tinapay ng buhay sa ating mga kapatiran na mabusog tayo sa spiritual nating pangangailangan. Na-enlightened po, una-una ang aking pananampalataya sapagkat ito ay madadala ko po sa aking kongregasyon at sinasabi niya po kung ano po ang sinasabi ng Banal Espiritu. Kaya mapalad po tayo at meron po tayong Tatay Apostol. Talaga pong masasabi natin siya po ay man of God. Tayo po ay hindi iniligtas ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo para mag-alala, mamroblema, matakot mangamba sa ating iinumin, kakainin, isusuot, at magiging kinabukasan sa buhay. Bagkus tayo po ay kanya pong iniligtas para i-enjoy ang buhay niya, ang abundant life, ang joyful life, ang prosperous life, ang healthy life, ang wealthy life, ang peaceful life, and the God kind of life. Tanging magbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin para tayo masiyahan habang panahon. Ay ang Diyos lamang. First time po nakapunta dito, hindi ko na-expect na ganun pala kaganda. Tsaka feel kung ano yung pagtuturo ni Sir sa tao. Bawat sinasabi niya kasi, tumatatak sa puso mo, tumatatak sa isip mo, mula ulo hanggang paa, parang nilinis ka niya, parang ganun siya magsalita. Ganun yung naramdaman ko sa kanya. Grabe, mataas ang glory. Hindi maipaliwanag yung turo ni tatay. Talagang bumaon sa puso ko na grabe ang ginawa ng Diyos. Dakilang bagay ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Feel na feel mo talaga yung Holy Spirit na talagang totoong-totoong lingkod siya ng Diyos. Mula po ulo hanggang paa po yung init ng katawan po nararamdaman ko. Yun po yung presensya ng Panginoon na nagmumula po sa Kanya. Yung turo po niya totoo po talaga na lahat po tagus-tagusan po mula kaluluwa po talaga na totoo po siyang man of God. I feel blessed dahil kay Apostol, refreshing siya, nakakagana ang pakiramdam kasi as man of God, isa siyang magandang halimbawa para sa iba. Nakaka-motivate siya. Feel na feel mo yung presence ni God dito sa event na to. Bumaba ang walang kaparis na kaluwalhatian ng Diyos. God said, I have poured out my glory in the past. Now I am poured out my wealth. And the greatest outpouring of harvest has come to you, my people. You are about to see the greatest harvest that you have never seen before. Ale, 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 ale. Ale, ala, ala, ala. Uriya, para, bahala, hai. And I'm bringing your faith to a higher level. Faith that is explosive, contagious, infectious. Faith that is solid, strong, firm, stable. Faith that will satisfy you. And I'm telling you, my dear children, kung kayo nagpasya to go to the other side, then I'm waiting for you on the other side to give you a higher level of glory.
na hindi nyo pa naranasan at darating at natanggap. Kung kayo'y hakbang patungo sa kabilang pangpang, nandito na ako nag-aantay para dali kayo sa patas na antas ng kalawalatian hindi nyo pa naranasan. So go to the other side. Fear not. I'm waiting for you on the other side. Lahat po na may karamdaman, lumapit po sa harapan. Dati po yung bagong dalo na gustong pumasok sa langit, lapit po kayo sa harapan. I rebuke you, come out and back to the pit of hell in Jesus' name and never to return. At dinideklara ko, lahat ng nandito sa lugar na ito ay magaling ng lahat. Sige po, huminga na kayo ng malalim. Hinga na po ng malalim. Hinga ng malalim. Inhale, exhale. Suntok po yung kamay ng malakas. Dalawa. Suntok, dalawa. Siya po may buwal po sa kaliwang dibdib po niya for 11 years. Kasi laki ng butil ng kalamansi. Kinakapa mo siya kanina. Wala na siya. So, hindi ka makapaniwalang nawala. Hindi po talaga. Ilang ulit mong kinapa, nawala na talaga. Kanina ba pong nagkadasal po tayo? Itas yung puling nyo. Wala na rin yung bukol nito. Ganito kalaki. Sino po nagtanggal ng bukol? Si Jesus po. Hindi po ako, si Jesus po. Wala talagang tagatanggal ng bukol, si Jesus lang talaga eh. Dati po hanggang saan lang to? Ganyan lang, dalawang kamay? Dalawa? Ito lang. O ngayon. Ayan, pumalakpak mga tao rito. Salamat po sa Panginoon. Masaya po. Sino po nagpagaling sa inyo? Jesus. God bless you. Meron akong sakit sa bato. Meron akong anemic, insomnia, at saka meron akong arthritis. Kumusta na kayo ngayon? Napakalakas na ng katamang ko. At saka, nakakaaninaw na itong kabilang mata ko na bulag. Yung kaliwa, kaliwa niya pong mata bulag, nakakita na po siya. Feeling well. Feeling well na ako. Maginhawa na pakiramdam niyo. Nakaginhawa ang katamang ko. Napakabuti po ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. At ang lahat ay labis na napagpala. Mission of Love ay minsan pang nagpadama ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga kababayang nangangailangan. Maraming salamat po sa Mission of Love sa oras ng Himala. Maraming salamat sa mga biyayang mga tinanggap namin lahat. Malaking bagay na dumating kayo dito sa aming lugar. Dahil ang mga nasasaraduhang isip tungkol sa buwan ng Panginoon ay nagkaroon ng liwanag. At sila ay umuwi na hindi na lamang ligtas, magaling, at malaya, kundi umuwing bit-bit ang biyay at pagpapala. Purihin ng Diyos, napakadakila ng pinangyari ng Panginoon dito sa lalawigan ng Bataan. Bagamat may bagyo, baha na kasalukuyan naganap nangyari dito, ngunit hindi pumapigil ang kapangyarihan ng Diyos. Pati na po ang mga kababayan natin na sabik na mapakinggan ang aral ng Apostol ng Diyos. Napakarami pong mga may sakit at karamdaman na gumaling at mga umatend na mga kapasturan mula sa iba't ibang fellowship at mga karagdagang ibang kapulisan, sila pong lahat ay napagpala at tinapos nila ang gawain. Kaya nga sa lahat ng mga kapatiran, lahat tayo ay patuloy na magkaloob dahil wala pong nasasayang sa ating mga kaloob na yan. Pati nga ating mga pagod, sakripisyo, pag-aayuno, pananalangin, mga pag-aabot ng mga kaluluwa. Talagang ang lahat na ito ay walang nasasayang, kundi ang lahat na ito ay nagiging mabunga. Tunay nga na ang pinangyari ng Diyos sa Bataan ay hindi makakalimutan ng ating mga kababayan. At silang lahat ay hindi na kagaya pa ng dati. Jesus is our shield. Worldwide Ministry, Bataan, Central Luzon Chapter, greater works are now. Yeah!